So magandang araw kabola sa video na ito. May mga pag-usapan na naman po tayo mga trade rumors at very interesting kabola, no? Kama nakita natin mga trade rumors po. So involved dito Magnolia, meron din tayong involved sa Ginebra, and of course Northport, Batang Pier. Again, pag trade rumors po pinag-usapan, ginagawa lang po natin, we are logically analyzing itong mga nilalabas po nila ng trade rumors. So dapat ba itong isipin ng mga teams, knowing that they are a farm team, that they are legit team, and etc. And then we will discuss if dapat paniwalaan or hindi. So sa mga hindi pa po nakasubscribe ka ba, lang pindot naman po yung subscription button. So let's start with the biggest one. Sabi dito, Arwin Santos might end up with Barangay Ginebra next season. Oy! Ayan, ready na mag-celebrate mga Barangay Ginebra fans who wants their team to make a big trade po. Pero yun nga lang, next season pa lang daw po. So first things first, para sa akin, pag-usapan natin yung positive. Yung positive dito kabola, para sa mga may gusto ng patas na PBA, ng PBA na talagang lahat ng teams nagko-compete, kung saan maganda po yung competition, malinis, healthy. At the very least kabola, mukhang itong upcoming tournament, eh hindi po nila ililipat si Arwin Santos. So it means, we can see the core of Arwin Santos, Greg Slaughter, and Jami Malonzo. And Kevin Perer. So I'll also consider po si Perer kasi sa core nila, kasi sobrang hirap po talaga bola na makahanap ng tulad ni Kevin Perer. 6'5", 6'6" po with real deep 3-point shooting po. So napakahirap po makahanap niyan, and okay din po yung kanyang depensa. Now, siguro napansin niyo po, may isa tayong pahala na hindi sinama, that's Robert Bolick. Kasi nga po, rumors state that kung nga si Bolick kabola, eh may plano pong pumunta sa Japan. And that is a very, 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 very big deal for Northport. Kasi Northport was driven by Robert Bolick. Of course, anchored siya ni Greg Slaughter. Pero ang driver nito si Robert Bolick. So kung wala si Bolick kabola, wala din mapupuntahan po itong Northport na Batang Pier. So it is a must that Northport will try their best po to keep itong si Robert Bolick. Kasi talagang tingin ko dito yung 5 po na Robert Bolick, Kevin Ferrer, Jami Malonzo, Arwin Santos, saka Greg Slaughter. May kalalagyan yung kabola. Pwede yan kabola. Pwede yan makipag-compete for the championship. Kasi napakahaba nila. They can defend pretty well. They will be very versatile on the defense kasi nandyan po si Ferrer, nandyan si Malonzo, and nandyan si Santos, di ba? And then of course, Greg Slaughter will be the anchor. So talagang, I believe they can win the championship kabola. Pas tatama lang yung mga gagawin po ni Coach Pido Jarencio. And at the very least kasi si Coach Pido Jarencio naman, competent naman siya na coach. Although of course, hindi siya elite. Kung pag-uusapang elite lang po. Now, punta naman tayo sa kampo ng Ginebra. So they will try to get Arwin Santos next season. So I think the reason is, ayaw din naman nilang ishake po agad-agad yung kanilang team. Nang dahil lang sa isang pangit po na conference, di ba? Baka naman kasi masobrahan din sila sa galaw. Eh itong team pala na meron sila ngayon is championship caliber lang. Talagang nakamote lang sila nung last conference kasi nga nagka-problema kasi kulang po sa practice, kulang sa training, di ba? Baka naman talaga pwede pa rin ma-workout itong Aguilar, San Harlinger duo. Lalo't paparating naman po si Justin Brownlee. So, pwede next season talaga nila gawin po yung big move na ito. Diba tanong, sino gi-give up nila to get Arwin Santos? Yan na talaga yung malaking katanungan niya. Ang kinakatakutan ko lang dyan kabola, baka next season kabola, yung mga bangko lang ibigay talaga ng Ginebra. Like halimbawa, si Brian Enriquez. And then yung big man nila, si Ken Holmfist, di ba? And then ang rason kung bakit po accepted siya ng commissioner's office, kasi 41 na si Arwin Santos, di ba? Agad ang magiging mga rasunan, which is nakakatawa siya, kasi nga, hindi naman nila ginamit yung age nung kinumpara itong si Arwin Santos dito kay Vic Manuel, di ba? So, yun ang ating risk ngayon sa mga nag-hope pa rin po ng patas na PBA. Nevertheless, bagay para sa akin si Arwin Santos sa Ginebra kasi nga po, again, napakahirap po makahanap ng katulad niya. He can defend the rim, he can hit 3-point shot, bagay na bagay po siyang kapartner ni Stan Heininger, bagay na bagay po siyang kapartner ni Japit Aguilar. As long as of course, mag-hold po yung kanyang skill level, knowing nga po yung kanyang age. Napunta po tayo sa next na pag-uusapan natin kabola. We have this one, NLEX, Barclay Obonya daw, Blackwater, Chris Porter. Also for me, this is a little bit pa rin a win for NLEX. Chris Porter is also a nice young big man, willing to take 3-point shot, pero medyo slow kasi yung kanya pong mga paa.
defensively liability siya. Si Ibonya naman, he cannot hit 3-point shot pero okay sa inside, okay din sa depensa, about perimeter and inside kasi yung kanya pong foot speed is maganda. So overall, mas mataas po yung potential ni Barkley Ibonya. So sa trade na ito na pwedeng mangyari, panalo po dito malamang ang Enix Roadwires. And it will not be shocking if this trade happens kasi nga po, of course, naghahanap din si Enix ng mga papagalingin pa po nitong si Coach Yeng Giao, diba? Kaysa naman magmukha talaga silang mga farm team na rin po kabola, ano? So ginagamit nga silang parang farm team, pero as long as nandiyan si Coach Yeng Giao, meron at meron pong chance itong Enix Roadwires. Ganun po kagaling ang isang Coach Yeng Giao in maximizing talents kabola. And next po, another big one, Magnolia Garbolena, ito daw Northport 2 second round picks. So ano tingin natin dito kabola? Para sa akin, medyo leaning ako sa fair. Yes, Garbolinete is a quality player din, pero at the very least kasi hindi naman siya pang starter din of a championship team. And again, may binabanggit na tayong lima kanina. Kompleto naman na yung lima po ng Northport. Actually, may hindi pa natin binanggit niyan si Troy Reich. Troy Reich, who can arguably be the best 3-point shooting giant ngayon sa liga, di ba? So kahit pa i-trade nila si Garbolinete, I think wala din masyadong malaking kawalan po sa kanila yun. And 2 second round picks, knowing po the potential na maging deep itong mga paparating po na draft because pinaluwag na nga po nila itong rules po sa pagpasok ng mga films. I think this will be a fine or fair trade. Unless of course, ang mangyari dyan is sobrang galing po ng Magnolia and then yung mga 2 second round picks na ito is napakababa po dun sa kanilang pick order. Para naman po sa Magnolia, this is a big win for them, kabola, if you think about it. Kasi diba, they need po a Garbolinete type po ng players, 3 and D type, although yung D medyo average lang. Pero yung 3-point shooting and off the ball shooting, kahit sa mid-range, okay na okay po. And yan po yung need ng Magnolia Hot Shots. So, Garbolinete could be a good addition, lalo't nag-trade nga po sila si Justin Melton, diba? Nilipat po nila. Pwedeng-pwede po yan, si Garbolinete. And last po na news or rumor, Magnolia is putting Lawrence Brill to the trading block. I do not know kung bakit worth it po itong mag-usapan kabola, knowing po na Lauren Brill, medyo guide lang din naman po ito. Yes, we saw something good naman sa kanya first tournament po sa PBA, okay yung ball handling. Pero larong mayaman po kasi yung laruan niya, pero nandun yung skill level, pero yun nga, larong mayaman ano. So, tignan natin kung magagamit nila si Lauren Brill in a trade, which I'm pretty sure it will be again a lopsided trade. Wag lang sanang Lauren Brill po for Garbolinete kasi that will not be a fair trade already, di ba? Kasi si Garbolinete, proven player yan, si Lauren Brill, hindi po. So, ano sa palagay mo kabola dito sa mga rumor na nilabas natin? Okay ba sa'yo? Comment lang po sa baba.